Kung ikaw ay pupunta sa isang lugar na maraming tao, mapapansin mo ang iyong paligid. Parang wala nang pakialam ang mga tao sa isa't isa. Kahit nga makakita tayo ng pulubi, halos hindi na natin ito pansinin. Pero alam nyo ba mga paps, na kung minsan kung sino pa ang nangangailangan, yun pa ang nagbibigay sa atin. Yan ang pag-uusapan natin ngayon sa araw na ito. Pero bago tayo magsimula, baka mahilig ka sa mga ganitong klaseng videos. Kung ganon, mag-subscribe ka na. Pasuyo na rin ang notification bell para palagi kang updated sa mga videos na ina-upload natin. Dahil sa panahon ngayon, lamang ang may alam. Maraming maraming salamat mga paps! Sa modernong panahon, kapag tayo ay nakakakita ng mga pulubi sa lansangan, masama ang iniisip natin sa kanila. Ang iba sa atin, sila ay pinandidirihan at pinagtatabuyan. Ngunit, kahit ganon ang estado nila sa buhay, ay hindi mapagkakaila na ang iba sa kanila ay merong gininto ang puso at kung minsan, sila pa ang nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Siya si John Tuo, isang batang taga Kenya na nakatira sa bayan ng Nairobi. Siya ay isang batang lansangan. Wala na siyang mga magulang at hindi rin niya kilala kung sino ang kanyang mga kamag-anak. Kaya naman kailangan niyang dumiskarte at mamalimos upang mapakain niya ang kanyang sarili. Sanay na sanay mabuhay sa lansangan si John. Ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon ay nabibigyan siya ng limos ng mga driver. Isang araw, merong nakitang kotse si John at syempre, kanya itong hiningian ng limos. Sa una ay nakikipagbiruan pa itong si John sa babaeng driver. Ngunit, hindi niya na napigilan ang kanyang sarili tanungin ng babae kung bakit merong oxygen at maraming nakakabit na aparato sa kanya. May problema sa lungs o sa baga ang driver na babae. At sinabi ng babae ang kanyang problema. Sinabi niya kay John na kailangan niyang dalhin palagi ang kanyang mga aparato at mga oxygen kahit saan man siya magpunta upang magpatuloy siya sa kanyang paghinga at patuloy siyang mabuhay. Ikinuwento lahat ng babae kay John ang lahat-lahat at hindi napigilan ni John ang kanyang sarili na masyak at malungkot hanggang sa siya ay umiyak. Naantig ang puso ni John sa kwento ng babae at bigla niyang na-realize na maswerte pa rin pala siya. Hindi kagaya ng ibang tao na mas mahirap ang pinagdadaanan kesa sa kanya. Hindi niya rin alam kung paano niya tutulungan ang kawawang babae. Kaya naman hindi siya nagdalawang isip na ibigay ang kinita niya sa buong maghapon sa kawawang babae. Sa ganitong paraan, alam niyang nakatulong siya kahit sa maliit na halaga lamang. Ang mga larawan na to ay mabilis na kumalat sa internet at sa iba't ibang klase ng social media platforms. Marami ang naantig sa storya ni John at ang driver na babae na si Gladys. At walang kamalay-malay ang dalawa na malapit nang magbago ang buhay nila. Lumipas ang ilang araw, tuluyan nang nag-viral ang mga litrato. Libo-libong mga netizens mula pa sa iba't ibang panig ng mundo ang nagbigay ng kanika nilang mga donasyon upang mapagamot ang babaeng driver na si Gladys. At ang batang si John naman, sa kabutihang palad ay inampo ng isang napakabait na babae. Ibinigay niya kay John ang lahat ng kanyang pangangailangan at syempre, pinag-aral na rin siya. At ang pinaka-importante sa lahat, nagkaroon na uli ng pamilya at magulang itong si John. Meron tayong kasabihan, ang bawat tao sa mundo ay may pananagutan sa isa't isa. Ang batang si John ay isa sa pinakamagandang halimbawa na kung gusto mong tumulong, hindi basehan kung anong estado mo sa buhay o kung ano ang meron ka. Ang importante, nandyan ka kapag kailangan ka ng iyong kapwa-tao. Sana ay na-inspire kayo sa kwento na ito mga paps. Dito na magtatapos ang video natin. Maraming maraming salamat sa panonood.